Magandang araw mga idol. Ang update kay Ryan Garcia. Muli na namang nag-post ang knockout artist na si Ryan Garcia sa kanyang Twitter account na sa darating na April 20, ina-knockout niya daw si Devin Haney sa round 2. At pagkatapos daw nito, iiyak na daw ang mga tao. Ito nga ang banta ni Ryan Garcia. Subalit para sa mga boxing fans, ay malabong mangyari ito. Dahil pagkatapos nga mag-post ni Ryan Garcia ng pagbabanta kay Devin Haney, ay muli na namang nag-post si Ryan Garcia na hindi nagugustuhan ng iba. Dahil imbis na mag-focus na lang ito sa kanyang training, ay marami na naman siyang pinoproblema. Kahit ang mga pari at mga santo papa ay hindi nakaligtas sa kanya. Ayon sa kanya, marami daw pinag-aabuso na ginagawa ang mga pari sa mga bata na dapat daw mapansin ng iba. At bukod pa nga dyan mga idol, ay nananawagan din siya ng kapayapaan para sa Middle East, maging sa mga pangyayari sa mga batang namamatay sa Gaza dahil sa gyera. At bukod pa dyan, ay magkakaroon daw ng lindol sa June 6 na sisira daw sa Los Angeles, Hollywood at Vegas na kanyang binansagang makasalanang syudad. Kaya dahil dito, ay muli na naman siyang pinagkakamalang nababaliw na. Subalit may sagot naman siya dito, hindi daw siya baliw. Sinasabi niya lang daw ang totoo na nasa loob niya. Kaya hindi naman maiwasang mag-alala ang mga taga-suporta ng knockout artist kung ano ang magiging resulta nito sa kondisyon niya. Ang masasabi ko lang dito mga idol, ay pwede nang tumakbo si Ryan Garcia bilang presidente sa bansa niya dahil pang public servant ang ugali niya. Abangan na lang natin ang susunod na banat niya. Baka pati pagmahal ng mga bilyon sa Pilipinas, lalo na ng bigas, ay baka mapansin din niya. Samantala, kahapon nga lang mga idol ay nagkaharap sa unang pagkakataon si Naoya Inoue at Luis Neri sa iginagawang press conference at parihong nagbanta ang dalawa sa kanilang laban na magaganap ngayong May 6, 2024 sa Tokyo Dome sa Japan. Bagamat dihado si Luis Neri sa laban na ito, hindi naman ito nagpapadala ang challenger bagko sinabi niyang talunin niya ang halimaw ng Japan at ipapalasap niya dito ang una nitong pagkatalo. At ayon naman kay Inoue, hindi din siya nagkukumpiyansa dahil malakas din si Luis Neri, kaya gagawin niya daw ang lahat para siya pa rin ang magwawagi sa laban. Samantala, bagamat marami na ang nagsabi na malabo na ang Casimiro versus Inoue, ay hindi pa rin mawawala ng pag-asa ang mga boxing fans dahil sigaw din ng mga Japanese boxing fans na gustong gusto nilang mangyari ang laban na ito. Dahil sa hindi po nakakaalam, ay sikat na po talaga si General Casimiro sa Japan, at sa tingin ko mga idol, malaki pa rin ang tsansa na mangyari ito. So hanggang dito na lang mga idol, maraming salamat po.